Actually, ang mangyayari kay Bongbong is the same. The first ever majority president, I think, that was elected in this country is Ferdinand. Twice, I think. No? And now, BBM will be elected as even as a supermajority. So if you look at it, talagang justified, no? Vindicated din ang mga Marcoses. Sa tagal ng panahon nilang nagtiis, no? And, I mean, nagtiis in a way na hindi nga sila nagre-respond sa mga paninira and all the hate na thrown at them, eh. At saka never. The breeding is really, may breeding talaga. Gusto lang magkaroon ng closure ito. Oh, okay. Actually. Closure na. We move forward sa people. So we have 3 minutes left. So habang may sa akin kasi, this May 9 election is important. Not just for local politics too, no? But for the geopolitics and international politics na sinasabi. We need a president who can actually make balance, no? Things. Like especially, when you talk about superpowers naman, China and the US, we need a president who will continue the so-called independent foreign policy. Why? Because in this Indo-Pacific region, kung nakita nyo kanina yung aming report, NATO is interested to be in Asia-Pacific region, in the Indo, i-defense andaw nilang Taiwan, and you have the AUKUS there, and you have the Quad. Na magmi-meeting nga ang Quad ata sa May 24. So if you look at that, if we don't have an independent foreign policy, at nasa leaning tayo ng empire again, that's the US, we will have a very difficult situation. And probably, the fate of Ukraine, if we have a Leni Robredo presidency, will take place in this country. Yes, yes. So we need to take note of this. It's both. Local politics is important, but the international or the geopolitics is very, very important. 50-50 at this point in time, in the history of the world and the history of the Philippines. Itong nakarang araw po, yung isang Man Friday ng misis ko, sakit sa negosyo niya, ay malungkot. Ano? Ay sinasalaysay ng misis ko sa akin. And nung tinanong niya kung bakit malungkot, eh Lenny kasi yon, eh katatapos ng endorsement ng INC, Iglesia ni Cristo, sa BBM Sara Tandem. So, malungkot siya dahil sabi niya, ay tapos na lahat. Pero of course, yung propaganda ng mga pinklawan na tinatawag or dilawan ay patuloy yung binuboost yung pag-asa at sinasabi nga nila, panalo na si Lenny kung ano-anong gimmick na ginagamit nila. Now, this all began dito sa Rappler report of some weeks ago, never again, ano? And sabi dito ni Lenny mismo, sigurado na ang panalo namin ni Kiko. Pag natalo kami, ibig sabihin, nadaya tayo. Tayo ay magkakagulo. Ayun, nagbabanta na magkakagulo. Ano? I put this up, we've been waiting for a denial from the Lenny camp na ito hindi niya sinabi. Ano? Ilang linggo na eh, mga 2 linggo nang nakaraan, walang denial. Three weeks na. Of course, we evaluated this, whether we should read this or not. Sabi ko, there is no denial for 3 weeks. We must assume it came from them. Ano, kung hindi naman inaamin ni Lenny, hindi niya dinideny, eh, that means it is acceptable to them. Ano? Bakit? Well, that is now very clearly their propaganda line. Panalo sila, ano, magkakagulo pag si BBM ang maproklama. Pero tama yung kasi ganun talaga ang linya. Yun ang linya nga. Yun ang linya. And hindi lang po tayo, pati si Norberto Gonzalez, presidential candidate, sabi niya sa isang roundtable ng Manila, sponsored by the Manila Times, Lenny rally, yung mga rally ni Lenny Robredo is prep for people power, preparation for people power. Ano? And so, mukhang after the pagmaproklama na si BBM, eh, panahon na naman ng people power. Kasi ang people power all these years are around January, February. Eh. EDSA 1 was February, yung laban naman kay ERAP was January. Ano? And so, mukhang in June, proclamation ni BBM. So, stage nila yan. Handa na nila yung people power ng sponsored by the Americans and the Catholic Church in the past. We don't know if they can still sponsor it now. Ano, ito po, ano. And ito rin po ang sinasabi ni Tony Lopez, veteran, very, very veteran writer po. Very respected business writer din, ano, and political analyst. Na, of course, we know him and to be very credible. Ano, sabi po ni Tony Lopez sa kanyang column Reality Check sa Manila Standard, ano, let us not allow foreign powers to manipulate our elections
and future. Ano, hindi lang yung eleksyon. Hindi po matatapos ang manipulasyon ng Amerikano in the elections. Although they have 300 election inspectors from abroad, from the US, no? 300, so 100% increase from the 150 before. And of course, si Joe Masison, ano, may video dapat ito eh, pero hindi ata na lumusot sa internet. But we will ask Kaado to give us a gist of what Joe Masison in his YouTube presentation said. Kaado. Well, basically, ang sinasabi ni Joe Masison dito is the detail of what Robredo said doon sa kanyang... which I consider a very seditious statement on the part of Lenny Robredo na pag sila ay natalo ay magkakagulo. No? Dapat diyan pa lang ako talaga wala nang respeto kay Vice President Lenny. Pero with this seditious remark, she's now putting herself outside of the rule of law, outside of the ambit of the election. Sino siya? Na po, talaga niya, sarili niya na above the law. Ang scenario po nito ay very simple. Ito po ay pag-ulit ng EDSA 1 noong 1986, kung saan ang mga tao daw, mga Lenny supporters, basically, ay lalabas at mag-People Power Revolution. Well, ako naman eh, hindi naman katanggap-tanggap yan. Kasi sa kakapurit na konti nila, eh pagka sila'y pinatulan ng volunteer force ng BBM, eh magkakagulo talaga sa kalsada. At pangalawa, na minamatsagan daw ito. Ha? Ang totoong survey daw, sabi ni Joe Masison, ay yung survey ng Central Intelligence Agency na periodically ginagawa nila at alam nila kung sino talaga mananalo. Eh, no, lalo ako yan hindi naniniwala. Sinabi ni Joe Masison. Sinabi ni Joe Masison, CIA. Sinabi ni Joe Masison yan dito. So, mas inaasahan niyang CIA survey kaysa Pulse Asia, SWS, ano pa ba? Publicos. Lilo, Publicos, and so on. At saka so, CIA talaga. Research. So, CIA talaga may yung basis, no? Inaasahan niya. So, yung sabihin, may connection niya. Yeah. Oo, diba? Ang sinasabi ko dyan ay paid and slanted itong mga in favor of BBM. Bababate ka muna. Social Weather Station and Pulse Asia have verifiable interest in the opposition like Grace Po and the Aquinos. Especially, itong si Rafa Lopa na incognito ang tunay na may-ari ng Pulse Asia na pamangkin ni Gloria Aquino. Lilo has been commissioned by the Albert de Rosario Institute. OCTA is run by people identified with the University of the Philippines. Publicos Asia is a private corporation whose principal collaborated with Escudo Bagoso. Eh, lahat naman yan hindi kinakanlong si Joma sa Netherlands. Eh. Di ba yung NATO at US, di ba? Pero, dito sa statement na ito ni Joma, dito mo talaga malalaman, komento, kung sino si Joma Season. Ha? Na ang kanyang scenario ay simply na siya ay paiin kung magkakaroon ng regime change. Siya ay paiilalim sa American imperialism na magte-take over at magne-negotiate siya na magkaroon ulit ng What was his exact words? That magpapailalim siya kay sa gobyerno ni Lenny Robredo? Sa American imperialism. Sinabi niya mismo. Yes, basahin naman. That's why I took the babasahin daw ni Ka-Ana yung exact words. I took the transcript. Yung transcript, basa niya. Andyan sa kanya. Ito. As a dominant power in the Philippines, U.S. imperialism will have to wait whether to believe that the Marcos Duterte tandem will be able to continue successfully the brutal campaign. Talagang masakit na sa kanila ito eh. Of the anti-communist oppression and let Robredo Pangilinan tandem take over and try to stabilize the situation. I presume the U.S. knows. The real winner in the 2022 elections from the usual opinion poll that the CIA secretly directs from month to month before election day. And this is the most damning
statement, I would expect Bayan to be among the progressive forces putting forward its own timely people's agenda to encourage, comment on, substantive negotiations on social, economic, and political reforms under U.S. imperialism, quote-unquote. The big compradors and the landlords, they will negotiate with the malevolent powers para sila ang mag-take over so with Robredo as the titular head. Mas mabango pa sa kanya ang U.S. imperialism. Yes. So ano siya? All these years, enjoying the U.S. hospitality in Netherlands. Mm-hmm. Kung wala namang yung U.S. protection na yan, ay matagal na siyang wala dyan. Okay. So another analyst who is, I think, ethnically German, no, but maybe American Steinbeck. Today, I really don't know, but si Dan Steinbeck, a very reliable writer who has been writing in the Manila Times for several years now, and also in international platforms, no, such as the U.S.-China Focus, ano, and so on. Marami yan. Sabi niya, proxy campaign yung kay Robredo. Ito ang tapamagat niya. Marcos Duterte versus Robredo's proxy campaign. Ano, through her campaign, Leni Robredo has hoped to rebalance Manila towards Washington. In this quest, she has been supported by AX Supreme Court Justice Antonio Carpio, the vocal proponent of the West Philippine Sea, and ex-Foreign Secretary Albert de Rosario, a millionaire businessman, politician. They are key players in the liberal anti-China coalition. Kumuha siya ng chart po. Kung ano-anong connection ng mga media, PR agency ng Amerikano, Leni Robredo campaign, funding agencies such as National Endowment for Democracy. I think we should show it on our screen now, no? Ayan. Andiyan ang CNN, GMA News 7, PhilStar, Philippine Star, Inquirer, tapos doon sa baba. Sa gitna ay Leni Robredo campaign, ano? Yung nasa sentrong-sentro po, Leni. Sa kaliwa naman, may Albert de Rosario Foundation, Bower Asia Group. Bower Asia Group is a PR, American PR. Below Bower Asia Group is CSIS Center for Strategic and International Studies. Doon naman sa kanan ng Leni campaign, pababa, yung Jesse Robredo Foundation. Si Kaado has more information there. Then the International Republican Institute, sa mga Republican Party, ano, and the National Endowment for Democracy, U.S. State Department, ano, may connection naman pataas doon sa mga printed media naman. Yung National Endowment for Democracy funds Mindanews, PCIJ, CMFR ni Melinda Quintos de Jesus, Vera Files, Rappler, and so on. No? Including doon sa pinakataas, Omidyar Network naman. Omidyar Network, and then may Open Society Foundation ni George Soros. So, yan po, mga pera at saka ano, influensya ng Western institutions and money. It's not Western institution, it's CIA. Even. CIA, in fact. No? In fact, yes. Okay, and then anong mga strategies nila? Sinasabi nila lately, hindi maasahan yung mga survey sa Pilipinas. Mas maasahan ng Google. Trending sa Google now. Ano? So, according to Google, Leni Robredo is presidential front runner. Nangunguna daw si Robredo ayon sa Google. Ito'y gawa po ng ating technical expert si Joshua Passion na sinasabi dito, the surveys are fake, sinasabi ng Leni campaign, and analytics are true. Analytics ng Google and so on. No? So, ayan po. And of course, the Western press has been trying to compare Leni Robredo to Zelensky ano, doon sa Ukraine. While the latest, of course, na kampanya nitong Western media and anti-BBM media dito sa Pilipinas, ano, na itong talagang very recent, May 3, ilang araw na lang, tatlong araw lang nakaraan, lumabas ito dito sa Pilipinas, sa Rappler and others, and then of course, international media, France 24, galing sa French po ito. Ano, Marcos heir to oversee hunt for loot if he wins Philippines presidency. Ninalabas nilang irony. Ano na, yung Marcos hidden wealth daw at plunder. Ironic na magiging presidente ang isa sa mga nagmana niyang wealth na yan
sa investigasyon. No, wala namang ganyang issue talaga. Ano? As far as the all these public discussions on this issue, the one case that they have been citing is yung conviction daw ni Imelda noong 2019. And sa isang debate ko sa Facebook, sabi ko, see, you're ending the process. Ano ba? May due process. Mm. Innocent until proven guilty. Mm. The case is on appeal. Mm. Di ba? So it's not finished. And having studied the cases, marami doon mga sinali at pinasok sa mga kaso na hindi naman plunder kasi they are corporate shares mm-hmm. of different businesses. Mm-hmm. Ano? So marami pang issue diyan sa kasong yan. Oh, kasi ang hilig nila ng generalization, mm. no? Like for example, yung issue ng ano, estate tax. Pag sinabi mong estate, ibig sabihin, ang ano, yung may-ari ng property na matay na. Mm. So, ang magbabaya dapat yung heir. Mm, yung kung mama, yung estate tax, yung estate na yung, yan, yung namana, kung namana napamana, na. Kung namana na. Like for ako, nabigyan na ng dad ko sa akin lahat, dyan ako magbabayad. Eh kung hindi mo pag natanggap mo na. Oo, oh, pag natanggap ko. Halimbawa, eh hindi nga matanggap eh kasi na under ano pa yan eh. Ang daming usapin diyan, ang daming i-clarify, ang dami pang hindi malinaw diyan. So wala pa kinabongbong 'yan. So how come that you will ask a tax na hindi pa nakukuha ng supposed to be? The devil is in the details. 'Di ba? Parang ang gulo-gulo. Ang sabi ng Supreme Court sa GR 120880, final and executory. Pero hindi ho Supreme Court ang mag-execute niyan. Mm-hmm. Babalik ho 'yan sa Sandigang Bayan for execution. At dyan sa execution, nakakabuhol-buhol nga yung mga ibang bagay. Oo. Dahil hindi naman kinamahal kung sinama nila dyan. Oh, isa pa yan. Tapos, na-sequester na nila yung ibang property ni Marcos, naniningil pa sila. So, a reconciliation must be done by the Sandigang Bayan with the help of PCGG and BIR. Bakit hindi nila ginagawa yan? Para yung issue ng hidden wealth ay hindi mamatay. Mm. Oh, yan eh. But under, ngayon, i-issuehan pa nila si Bongbong Marcos because definitely, Bongbong Marcos would want to see a closure to this problem that is in the way of the people's unity, number two, of the people's development. Ulit-ulit nila yan eh. Kasi ang dali lang, sa publiko kasi, kapag hindi mo dinisect yung issue at nakinig ka lang, to certain extent, ang dating mo, oo nga naman, no? Pero kung dissect mo yung issue talaga, ang intricacies niya, malalaman mo na, propaganda nga. Diba? Tapos ka, Ana, may problema na rin sa 23 billion. Oh, sinabi pa ni 2-3 na nga daw ngayon. Associate Justice Carpio, na 203 billion na. Na. Oh. Jesus Mario, sabi ko, sino bang nag-compute niyan? Di ba siya rin? Siya rin. So, kung gusto ninyong kolektahin yung 203 billion, kay Antonio Carpio ho kayo magbilang. At saka yung mga properties Maningil na pala. Ang mga properties na na-sequester na ng ano pamahalaan, hindi na yun itataksi ang mga Marcoses kasi nasa pamahalaan na yun. Overpaid na eh. Ang dami na na-sequester, ang dami na na-fulfill. Pero alam mo, sinasabi pa rin nila yan. Okay, paulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Goebbels strategy. Repeat a lie 1,000 times. Totoo naman eh. Pero hindi na tinatanggap ng taong bayan niya. Kasi ngayon, may social media na, they can always compare information. Pero tayo ba ang audience ng lahat ng katarantaduhan ng mga impormasyon na fake news na ito? Ha? Tapos tayo pa daw, tayo nag-explain sa issue, tayo ang fake news. Oh my God. At yung sinasabi nilang no proclamation, failure of election, civil disobedience, violence, false flag operations, a coup d'etat, forcing government to become repressive. Saat? Kay Bongbong Marcos ba lang gagaling yan? Sa ating bang party ng media? Paning ng media nang gagaling yan? Lagi nating narinig sa kanila na karumal-duman ng mga human rights violations. Isa lang ang sagot sa kanila dyan eh. Sa buhatan ni Nino at ni Joe Masison, ano yun? Plaza Miranda. Plaza Miranda. Yan po. And Ninoy was what? Co-opted by the CIA. So ano 'yun? Sino ba ang enemy of the state ngayon, yeah. 'Di ba? Bakit hindi ka bilang presidente maghahunting ng mga gumagawa ng karumang-duman na totoong krimen laban sa mga sibilyan? Mm-hmm. Kung sabihin nila marami siyang napatay na
NPA in the course of the pursuit of the insurgents. It's the same. Kasama yan sa mga desisyon ng mga nag-NPA. Oh, hindi naman it's kayo, part of their decision. Because they bore arms against the British forces over there. Kung anong sinong niloloko dito. Pag sila pumapatay ng mga indigenous people at sa mga ordinary civilians, that is their revolutionary action. Pero pag ang armed forces of the Philippines ang pumapatay ng mga communist terrorists, that is gruesome murder. It's not even pumapatay eh. Kasi it's actually part of the conflict between the state forces and them, no? Yes. So it's really a consequence and just ano? Combatants yan eh. Combatants sila eh. Mm. At saka namamatay sila during encounter. Pero ang tanong, fights. Ang CPP and CPP-NPA, paano ba nila gumagawa ng operation? Guerrilla. Mm. Ano ginagawa nila? Ambush. Ambush. Oh, those are not part of an exact conflict na confrontation. Mm. Okay bang mag-ambush? That's right. Yun ang sinasabi ko, bakit ang double standard nila na kapag ang mga military ang ang napatay, okay lang kasi that's our revolutionary ano. Pero pag silang nawalan, human rights. Parang come on, you're using human rights in a loosely way. Yeah, no? Yeah. Dapat anyway, hindi ganon. As the President Duterte is looking for a streamlined turnover of power, I'm very happy that the vice presidential supermajority would be vice president. Would be the secretary. Sara Duterte has chosen to be the Secretary of National Defense. Why? Because at the end of the day, the preeminence of the armed forces of the Philippines as protector of the people and the state will overrule all unwanted interference by the Americans, by its dubious non-profit organizations here and abroad, by counterparts like the Robredo Foundation, their homegrown oligarch malefactors, vicious drug lords, insurgent communists or jihadists, and all their accompanying dilettantes, psychopaths, and demagogues. And on May 9, mga kabansa, Bongbong Marcos will be elected by a supermajority as the 17th president of the Republic of the Philippines. A total reversal of the failed EDSA revolution, a determined continuity of the unfinished revolution that Bonifacio and all our forebears began and that Ferdinand Marcos Sr. shaped for political liberation, economic emancipation, and social concord, a divine destiny that can no longer be stopped after 500 years of abject colonialism. The Philippine Phoenix will rise. Yes, actually, ang mangyayari kay Bongbong is the same. The first ever majority president, I think, that was elected in this country is Ferdinand, twice, I think, no? And now BBM will be elected as a supermajority. So if you look at it, talagang justified, no? Vindicated din ang mga Marcoses. Sa tagal ng panahon nilang nagtiis, no? And, I mean, nagtiis in a way na hindi nga sila nagre-respond sa mga paninira and all the hate na thrown at them, eh. At saka never. Gusto, the breeding is really, may breeding gusto talaga. Gusto lang magkaroon ng closure ito. Oh, okay. Actually. Closure na. We move forward sa people. So we have 3 minutes left. So habang may sa akin kasi, this May 9 election is important. Not just for local politics too, no? But for the geopolitics and international politics na sinasabi. We need a president who can actually make balance, no? Things. Like especially, when you talk about superpowers naman, China and the US, we need a president who will continue the so-called independent foreign policy. Why? Because in this Indo-Pacific region, kung nakita nyo kanina yung aming report, NATO is interested to be in Asia-Pacific region, in the Indo, i-defense lang daw nilang Taiwan, and you have the AUKUS there, and you have the Quad. Na magmi-meeting nga ang Quad ata sa May 24. So if you look at that, if we don't have an independent foreign policy, at nasa leaning tayo ng empire again, that's the US, we will have a very difficult situation. And probably the fate of Ukraine, if we have a Leni Robredo presidency, will take place in this country. Yes, yes. So we need to take note of this. It's both. Local politics is important, but the international or the geopolitics is very, very important. 50-50 at this point in time, in the history of the world and the history of the Philippines. So on yun ang importante. Liberal democracy is an ideology that fails whenever it cannot melt into the culture of a nation. There are definitely people who cannot be bribed with more freedom
by a sponsor like the United States, the tribe in conflict abroad, while it cannot put its act together domestically. It is the United States that seriously need not just a regime change, but a system change. The Americans can continue to delude itself of its tenets of exceptionalism, which is the foundation of its rule-based regime, but the world, but to the world, that aspiration is dead. And lastly, it's only the UNI team, BBM, who has that indication and inclination to pursue an independent foreign policy for this country. Okay. So that's very obvious, no? So okay. I think people should take this and understand this deeply. Yeah. Okay, we are going to end with a contest for our audience, no? Kasi po, we got a commitment from the HOOC, what's the name of that, ano? Hands Off Our Children. Ah, yes, yes, Hands Off. Grupo ng laban sa komunista. Yung mga mothers, ang mga anak nila ay na-recruit sa NPA. So, lumalaban sila dyan. Tapos, they're actually, their advocacy is to protect the children not to be recruited. They have a commitment to send us copies of the book by 4 ex-NPAs. No? At ito pong aklat na to ay pamagat Unmasking the Myth of Communism in the Philippines. We will raffle it off dito sa programa natin. Send in your interest to be joining the raffle to 0917. Very easy to remember, no? 0917 Globe, no? 8463930. 8463930. Send in your name. We will raffle this off maybe in the next show by drawing. And we will read your names and we will draw. Yes. Okay, yes. This is just a start. We will have maybe Huawei watches in the future and so on. We'd like to know where you are. But please give us a Metro Manila address kasi yung pagpadala sa probinsya sobrang mahal po. At saka sa abroad. Lalo na abroad. Give us the address of your relatives. You're from the provinces. And bahala na kayo mag-arrange kung paano ma-pick up. Well, we have run out of time. Yes. Again, 0917-846-3930. Hello. Panawagan ko sa ating mga kababayan, bumoto po tayo. Okay. Lalo na yung registered voter, bumoto po tayo. Okay, 1 minute overtime tayo, but that's just justifiable. Thank you very much. See you. Hanggang sa susunod, and wait for your names read out in the raffles.